po na ang ilang eksperto sa naging pahayag na yan kanina ni Pangulong Aquino. Hindi naman daw talaga bubuwagin ang pork barrel. Papalitan lang ng pangalan. Pwede pa rin daw kasing mangingin ng pondo para sa kanilang mga proyekto ang mga mambabatas. Kaya ang pangamba nila, baka mauwi lang ang bagong sistema na yan sa palakasan. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Hindi umubra sa dalawang eksperto sa national budget ang pahayag ni Pangulong Aquino kaugnay sa pag-aalis ng pork barrel ng mga senador at kongresista. Sabi nila, kung hihimayin mabuti, lalabas na naroon pa rin ang Priority Assistance Development Fund o PDAF ng mga mambabatas dahil hindi naman sila inalisan ng Pangulo ng kapangyarihan na makapanghingi ng pondo para sa kanilang mga proyekto. Ayon kay dating Socio-Economic Planning Secretary at ekonomistang si Solita Monsod, magdudulot lang ito ng palakasan system sa pagitan ng Pangulo at mga mambabatas. Ang mangyayari dito, ang gagawin natin, susundan natin yung sistema sa United States na may pork barrel na line item. Pero pork barrel rin yon. Ang mangyayari dyan is yung mga malalakas ay na mga legislators, etc., mapapasok nila ang kinilang gusto. Ganito rin ang pananaw ng dating National Treasurer na si Leonor Briones. Ma-abolish mo yung pangalan, but it's still the same. It is just itemized pork. Halimbawa, dati election, gawin mong asado o gawin mong pagsteak, pero pork pa rin. Ayon kay Budget Secretary Butch Abad, mabibigyan pa rin nga daw ng pondo ang mga mambabatas para sa kanilang mga proyekto para sa 2014. Yun nga lang, kailangan isumiti nila antemano kung ano ang proyektong ito para maaprubahan ng Kongreso kasama ng 2014 General Appropriations Act. You know, what you abolish is the lack of transparency, the arbitrariness, the vulnerability to corruption, the assistance that you give to communities will still be there. Through their congressmen? No, through the agencies. Pero punto ng mga kritiko, walang malaking pagbabago hanggat pinapayagan ang mga senador at kongresista na magdikta ng mga proyektong dapat ipagawa. Parang hindi natatandaan ni President Aquino na meron tayong public investment program. Kung anong gusto niyong proyekto, kunin niyo dyan. Hindi ba? Eh bakit may kailangan proyekto na gagawin ng isang kongresista? Sabi pa ni Monsod, hindi na rin daw bago ang ilang panukala ng Pangulo kaugnay sa paghihigpit sa pagpapatupad ng proyekto ng mga mambabatas. Bagamat tama naman daw na tinanggap ng Pangulo ang ilang panukala ng Commission on Audit. Pero sa huli, ang tanong daw ay kung bakit nga ba hindi na lang tuluyang alisin ng Pangulo ang pork barrel? The real culprit is the executive and the legislature in giant conspiracy to take advantage of that pork barrel for their own personal gain. That's plunder legalized. Sa tingin ni Monsod, ang anunsyo ng Pangulo ay paraan para mabawasan ang galit ng mga tutol sa pork barrel na nakatakdang mag-rally sa Luneta sa Lunes. For all of us who think that PDAF is pork barrel, then we think that that means abolishing the pork barrel. No. Okay? So if you want to abolish the pork barrel, please go to Luneta on Monday. Kung masidhi man daw ang damdamin ng marami nating kababayan sa umunay katiwalian sa paggamit ng pork barrel, ayon sa isang political analyst, isa lang naman ang dahilan nito. Ito systemic. Ibig sabihin, gumawa ng sistema ng pangungurakot. Yung noon, pa isa-isa lang. It's like it's a corruption syndicate that was put in place to steal people's money. So I don't think we have seen anything like this previously. Ano man ang pangalan, ano man ang paraan ng paggamit, isang bagay ang sigurado. Ang pork barrel ay pera ng mamamayan at may pakialam daw ang bawat Pilipino kung paano ito ginagamit ng gobyerno. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras.